Kilala mo ba siya? Niniwala ka ba sa kanya? May tiwala ka ba sa kanya? Gaano ka kadalas makipag-usap sa kanya? Merong isang simpleng dalagang nagngangalang Angel. Isa siyang bagong kabataan sa kanilang simbahan. Tulad nga ng sabi ng kanilang pastor, ang isang Kristiyano ay dapat tinanggap na si Kristo, pinaniniwalaan si Kristo, ipinapahayag ang kanyang mga kasalanan kay Kristo, inaalay ang buhay kay Kristo, pero syempre dapat ay makikipag-usap rin ang mga ito sa kanya. Ngunit, sa kabila ng lahat, marami pa rin tanong sa isipan ni Angel na nagiging dahilan upang questionin niya ang kanyang pananampalataya. Hindi naging madali ang lahat. Nagkaroon siya ng problema. Problema na sumubok sa kanyang pananampalataya. Passionate naman siya. Baka pwede na. Pero hindi pa din. Tingin ko, talent over passion tayo dito. Di ba? Sabagay. Di ba, nung pumasok ka, talent? Sabagay. Over passion. Hindi siya nakasama sa prayer and praise team ng kanilang simbahan dahil mas binigyan ng mga miyembro ng importansya ang talento kaysa sa puso sa paglilingkod. Nagkaroon din siya ng hindi pagkakaunawaan sa mga miyembro ng kanilang kapisanan. Prayer and praise. Kasi sobrang trying hard. Sabi mo pa. Di ba wala namang talent? Okay lang ako! Sige, bumalik na kayo doon! Okay lang ako! Bumalik na kayo doon! Ha? Bakit ba? Bibili lang naman kami ng tinapay eh. Oo nga, bibili nga lang kami. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi ito naging dahilan upang malayo siya sa Panginoon. Sa halip, ginamit niya ito upang lumago siya sa kanyang pananampalataya. Tulad nga ng sabi sa Santiago 1 verse 12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Two, one, action. One, go.